Yo, what's up guys? Dawnshi Vinci here. For today's vlog, meron ulit tayong bibiling bagong motorcycle. Yes guys, may bibili na naman tayong bagong motorcycle. Pinapanood nyo na yung last vlog ko. Nagbibili din sana kami. Kaso, failed attempt. Gawa ng yung documents ng pagbibilan namin is kulang. Ito naman, may bago tayong na-inquire. May bago tayong check. Tingnan natin kung goods ba itong motorcycle na to and kung complete documents. Syempre, verify ko na sa kanya yan. Paki-ready at paki-complete yung mga documents na kailanganin ko. Para pag nagustuhan ko yung motorcycle, eh, iuwi ko na. Ganun pa man, magkukommute lang pala ako ulit kasi wala tayong service. Tapos si Casey, nasa hospital ngayon, nagpapa-check up. And medyo malayo-layo itong pupuntahan ko sa Kamsulpa. Siguro mga more or less 2 hours ang biyahe mula dito. Papunta dun sa pick-up location kung magko-commute lang. Ganun pa man, tara. Tingnan na lang natin kung kamusta itong motorcycle and hoping goods na itong motorcycle at mayuwi na natin dito sa Albay. Let's go! Pagod maglakad. Parang maling decision yata na naglakad lang ako papunta dun sa sentro. Kasi usually nagmamotor lang talaga ako pag pumunta ng sentro eh. Pero ngayon, lakad mode. Kasi wala tayong service. Grabe. Hanggang ngayon naglalakad pa rin ako guys. Actually medyo malayo-layo talaga yung lalakarin natin. So tingnan nyo. Yeah, yung dulo dyan, yung dulo dun. Dun ako pupunta. Kasi dun lang may sakaya ng bus. Pwede naman sana ako mag-jeep dito. Kaso sayang kasi. Pero syempre nakakabagod din na naglalakad. Pero okay lang. Exercise na rin total. Wala na rin naman akong ganito. Hindi na rin nakapag-exercise. Kaso kanina tayong bus. Doon tayo papahinga. Bus na ako. Kilometers later. Yo guys, eto na nga pala yung motorcycle na nabili natin. Yes, Aerox ulit. Ang ironic lang eh, no? Kasi dati, way back 2018, bago ako mag-start ng motovlog ko, ang tagal ko naghahanap ng Yamaha Aerox bago ako magkaroon ng Raider 150 Fi. Aerox talaga ang first choice ko. Kaso during that time, walang stock na Aerox. Pila pa, kumbaga, bago ako makabili. So, I opted out with Raider 150 Fi. Ganun pa man, how ironic, pang-apat na Aerox ko na to. Yung tipong dati, hirap na hirap ako magkaroon. Gustong-gusto ko magkaroon. Eh ngayon, eto, pang-apat na Aerox ko na to. Pang-apat kasi, ang first Aerox ko, yung kulay orange. Pangalawang Aerox ko, yung sinuwap ko sa EDV na color black. Pangatlong Aerox ko, yung binili ko dito sa Bicol, tapos sinuwap ko sa NMAX. And then eto, pang-apat na Aerox ko na to. Yan nga, kinuha ko to, pinikap ko to sa Kamsur. At the same time, unregistered din kasi to nung pagkakuha ko, kaya pinaregistro ko muna ngayon. Buti na lang din, mabilis na yung pagprocess ng registro. Parang isang oras lang. Ayun na, napareistro ko na agad siya. Unlike dati, napahirapan pa, napakatagal pa kung tutusin. So eto guys, quick walk around ko lang kayo sa Yamaha Aerox na to na nakabili natin. So this Aerox is version 2, tapos 2023 model. Ito yung version na hindi siya keyless, hindi rin siya ABS. So parang ito yung standard version ng Yamaha Aerox. Ayan. So far, makinis naman siya. Maganda pa rin yung itsura. Sadyang hindi lang nalinis na previous owner, no? Hindi lang nalinis ng motorcycle na to. Sa yung papansin nyo, medyo madumi. Pero okay lang naman yan, aesthetic lang naman yan kung tutusin. Yun nga lang, may mga kailangan palitan. Katulad netong gulong. Etong rear tire, medyo pud-pud na. Ayan, halos dumiit yung tire wear indicator niya. Nakadikit na sa mismong tread. So, isa yan sa mga kailangan palitan. Sunod naman, etong muffler guard. Ayan, parang common issue to ng Aerox eh. Na laging nasasayaran yung muffler guard. Ayan, mapapansin nyo parang may kulay pa ng gate nila.
Yung front tire din, medyo papudpud na to. Iba na rin kasi yung kapit. Parang nagwawabol na ako kung tutuusin. Nakakaramdam na ng wobble kapag dumadaan sa mga uneven na kalsada. And then yan, may crash guard na rin pala siya. Pero tatanggalin ko yung crash guard. Tapos benta na lang natin. Kasi hindi talaga ako fan ng crash guard sa mga ganitong klaseng scooter. Buti sana kung ADV, okay na mag-crash guard. Pero sa mga ganitong scooter, yun, hindi ako fan kung tutusin. Ang tanak mo nga pala ng bike na to is nasa almost 14,000 kilometers. So, batang-bata pa siya. Ayan, yung mga decals, tatanggalin na rin natin yan. So, yun, siguro konting ninis lang para magmukhang bago ulit ng motor na to. Kasi yun lang din naman ang isang pwede natin magawa dito. Di na rin ako talo kung tutusin kasi okay naman yung makina, okay naman yung takbo. Unregistered lang talaga, tapos yun, kulang sa linis. Pero so far, wala naman ako nakikita pang major issue regarding with this motorcycle. Hindi rin naman ako ganun kaarte in regard sa second hand or used motorcycle. Basta as long na hindi ganun ka major yung issue niya, at the same time honest yung nagbebenta, okay lang naman sa akin. Wag lang talaga yung parang may problema sa makina tapos hindi sasabihin, hindi declare, di ba? Yung mga ganito scratches, normal na to sa mga second hand na motorcycle. Kung gusto mo magkaroon ng parang very good condition, gasos ka talaga na malaki. Or bumili ka na lang ng brand new para talagang tiwalang-tiwala ka. Kampanteng-kampane ka, diba? So, ito ulit. Meron tayong Yamaha Aerox. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong reason kung bakit ako bumili nito, guys. Sana maintindihan nyo. Kumbaga, kung ano na lang yung ipakita ko, very thankful kung ma-appreciate nyo yung ginagawa ko or kung ano man yung ilabas ko na video para sa inyo. Pero kung hindi, wala akong magagawa dyan kasi hindi ko naman control dyan. Kaya regarding with this bike, abangan nyo na lang kung anong gagawin ko. Like I've said, hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong plano ko with this motorcycle. Para kahit paano, ano na lang, para tahimik, kumbaga, walang masabi yung iba regarding sa ginagawa ko sa buhay. Kaya sa mga nakakaintindi ng ginagawa ko, maraming salamat sa inyo. Kayo yung mga tunay na sumusuporta. Ngayon, kung hindi nyo naman gusto yung ginagawa ko, wala akong magagawa dyan. Kung hindi nyo gusto yung nagbebenta ako ng motor, nagsasop ako ng motor, or and so on and so forth. Kung hindi nyo gusto yun, wala akong magagawa dyan. Kung ano na lang talaga yung ilabas ko na vlog, kung ano na lang yung ilabas ko na video para sa inyo, I hope ma-appreciate nyo pa rin, no? Ma-appreciate nyo pa rin yung ginagawa ko. So yun guys, yun lang naman ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. 16 paranoia filled days later. For today's vlog, ipapacheck natin yung CVT nito ang ating nabiling Yamaha Aerox. And other details ng kung anong pwedeng ma-check dito sa motorcycle na to. Although, as far as I can feel, parang all goods naman tong Yamaha Aerox na to. Like, wala naman problema sa makina, wala naman tunog, nakakaiba. Tapos, nung na-test ride ko, parang yun nga, yung gulong is kailangan lang palitan, pero deflated lang pala yun. And then sa CVT, yan, ramdam ko na malakas ang kanyang dragging. Kasi every time na babiyahe ako or gagamitin ko itong motor, kapag hindi pa mainit yung makina or yung CVT, feel na feel ko sa lower PM. Manginig siya, kumbaga. Kaya yun ang gagawin natin ngayon, papacheck natin yung CVT na ito, kung may kailangan pang balitan, kailangan bang linisin lang, katulad nung nangyari sa dati kong NMAX. Kung hindi ko pa pinacheck kala Kuya Jobert yung CVT nun, hindi ko malalaman na may yung drive phase ng Foley, kailangan palang palitan kasi may uka na. Eto, hindi natin alam, hindi natin masabi kung kamusta ba siya. Pero based naman sa takbo, kung okay naman, madragging lang talaga. Yan din kasi yung lagi kong ginagawa every time na may binibili ako ng bagong motor. Kung wala naman problema, wala naman akong nakikita ng kakaiba, wala naman akong nararamdaman kakaiba, okay lang, gagamit-gamitin ko yung motor. Pero kung yan nga, tulad nito, may something sa kanya na dragging, might as well ipacheck ko na to kung may kailangan bang ayusin. And pumunta nga pala ako dito sa tropa, sa shop ng tropa dito sa Maydigaw. And since CVT cleaning lang naman to, CVT and change oil. So yun, pinando na tayo sa shop. Balitan ko kayo kung anong status na itong Yamaha Aerox na to. 5 minutes later.
1 hour later. Thank you. So, ito na guys. Tapos na mga CVT clean and change oil. Ito nga yung rocks. Ayun, buti na lang talaga. Pina-change oil natin. Tsaka pina-CVT clean natin. Kasi madumi na nga pala talaga. Yung oil palitin na. So far, wala naman problema sa CVT or sa pulley. Kaya okay lang. Ayun, salamat kay kuya. Hindi ko nakuha yung pangalan niya. Dito nga pala ako nagpagawa sa Showtime. Dito sa Ligaw. And dyan yung tropa nating si Pep. Salamat sa'yo, Pep. And sa mechanic, hindi ko lang kuha yung pangalan nung naglinis at nag-change oil na itong Aerox na to. Yeah, so far, smooth na ulit takbo na itong Aerox, guys. Park lang ako dito sandali sa may Caltex. And may kakabit tayo. Eto, may binili tayong ganito. Yung parang sa throttle something. Medyo matigas siya eh. Natatakot ako mamaya maputol. Yan. Parang throttle assist. Kumbaga. Kasi may mga nagsuggest sa akin nito na magganito daw ako para hindi masakit sa kamay kapag naglo long ride. Kapadali yung pagpihit ko ng throttle, parang hindi ko na pinupwersa yung kamay ko kasi kahit ito lang gamitin ko, natotrottle na yan, no? Diba, nakaganyan lang ako, natotrottle na siya. May konting function siya, for 50 pesos, di na rin masama. Pero kung wala naman sakit yung kamay nyo, hindi naman kayo katulad ko na may baka lang kamay, eh I guess okay lang kahit walang ganito. Na-curious lang naman ako. Since may mga nagsasuggest sa akin na bumili daw ako neto. Functional pa rin motor nyo, meron or wala neto. Para siyang cruise control yan, katulad neto, ayun, tingnan nyo, diba? Kasi nga, yung palad ko yung pinang-totrottle ko. Masakit na yung daliri mo, diba? Ayan. Kahit pa paano may function siya. Ayan, pag sumakit na kamay natin, hawak na lang dito, ganyan na lang, ayan. Ayos. Ito ko na natatapusin ang vlog na to, guys. Maraming salamat sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Pahintay na lang na masusunod ko na vlog. So, YOLO, real. Ride safe. Peace out.